Adults, steady you go. Hell is naked before him, and does not trust that love properly. So this is Matthew 23:33. You serpents, or you generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? And as played on them, at salamat sa pagkiyatamin, we pray na may mga nagkagawin lagi, especially today, yung tackling Lord, bigat na topic, Panginoon, with the katotohanan, so we pray and we put the face in Lord and to read with this particular day. Pagkilos, paalala, Panginoon, kayo pong kamay natin. In Jesus' name we pray. Amen! Okay, ako na po. Wala na nalakan. Okay. So medyo mabigat po ito. Bakit? So natapos po tayo last time. Ano yung ating series? Ang pangalan ng ating series ay Answers to Life's Biggest Question. Ano yung apat na yun? Origin, destiny, reality, and meaning. Okay? And then, natapos tayo sa origin. Natapos tayo sa destiny part 1. So part 1 is Calvinism. Tinupoy natin yung mga mali. Napakarami, may konting tama, ito yung emphasis mali, major sila sa minor, minor sila sa major. Kaya tinakay natin yung kasi itong last two na parts ay napaka-importante. This is heaven and hell, kasi dalawa lang ang destiny ng tao according to the Bible. So pag tayo naman tayo, ating katawan, mananatili yung ating kaluluwa, saan pupunta yan? So na pag-sa origin, ginawa tayo ng Diyos. So, hindi tayo matatapos na hindi tayo mananagin sa Diyos. Okay? So, may kinalaman lagi yung ating lumikha. So, sa mga lumikha ng kotse, yung ginagawa nila. Ginawa, nagamit, nasira, ayusin, kaya pa. Pag hindi na, sa nang ano niya, destiny niya, sa junk, di ba? Eh, mga galing na yung mga, talagang nakita niyo yung ginawa kong press. Galing, di ba? Kaya ako sa YouTube eh. Lalo lang nila yung mga luma nila kami. Lalo, tinitira na yung binabaril eh. Alam ko lang ito na. Anyway, so gano'n, mayroon tayong destiny. So ngayong umaga, yung negative muna, unahin natin. Parang masaya yung good news. Kung ligtas kayo, sa langit kayo. Pag hindi, makisikil, makinig. Saan ka mapunta? Pag namatay ka. Ah, alam mo ba? Sana, di ba? Sana lahat tayo sa langit. Pero pwede mo tiyakin yan pag nalampan tayo sa Panginoon, nag-accept ang gospel sa'yo, ay yung mga kasalanan, di mo alam na kung paano at di mo kaya. Ligtas sa sarili mo. Pero si Jesus Christ, ang Diyos ay minahal tayo, nag-provide siya ng ating kaligtasan, para ng kaligtasan. Para pala tayo sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. May sa langit ka mapunta. Pero itong topic na to ay napakabigat kasi ito yung pang... ito yung negative. Pag hindi ka naligtas, hindi ka sa langit, saan ka pupunta? Matutulog na lang ako. Wala na ako. Hindi ganun eh. Ang design ng Panginoon, mayroon tayong eternal soul na hindi namamatay. Saan pupunta yan? Ang title po nito is Hell and Destruction and Damnation. Hell and Destruction and Damnation. The End of All Things Part 2. Okay? So, saan tayo pumunta? Last time introduction natin sa ating Part 2, sa destiny is yung Ecclesiastes 7:2. Usahin natin ulit. Dahil dito sinabi, ito yung lagi natin binabakit sa mga tayo nag matin sa ano, diba? Yung living, yung lamay. Okay? Sabi dyan, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Sabihin na mas maganda pa yung ano, yung may patay kaysa party-party. Bakit? Sinabi niya kasi bakit? Dahil for that is the end of all men. And the living will lay it to his heart. So pag mayroon kasing pinaglalamayan dito, yung mga umaattend, bukod sa kinocomfort nila yung kanilang mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, naiintindihan nila, sabi dyan, the living will lay it to his heart. So, mamamatay pala tayo, alam ba yung mga bata? Kahit yun, parang pinipicture yung sarili niya, mag-aanak ko,
mag-aasawa, magkakaroon ng anak din, diba? Magpakasaya, mag-travel, ano may iniisip nyo. Ang siguradong mamatay, siguradong makikaya sa atin, mamatay din tayo. Diba? Alam niyo na ba yun, mga bata? Mamatay din kayo. Tayo lahat. Ayan ating destiny. Pero hindi natapos sa kamatayan ng ating katawan. Either tayo pupunta sa langit o sa impyerno. At tingnan muna natin yung impyerno, ito yung mas maraming pumupunta dito. Ito yung malukot eh. Mas maraming pumupunta sa impyerno. At itong umagang ito, yun ang isipin natin. Ito yung pag-isipan, pag-aaralan natin. Dahil malungkot, nakakatakot, really. Sinong save na dito? Ligtas ka na. Sigurado. Walang duda, 100% sa langit ka pupunta. Sige pa ba, ibaba na. So kung walang impyerno, naligtas ka kaya? O hindi siya tinuro yung impyerno, naligtas ka kaya? So malamang hindi kasi joke time yun, di ba? Kaya may mabuting balita kasi yung masamang balita. Itong impyerno nga. So okay lang yun na matakot yung iba siya. Sabi natin, uy, tinatakot mo lang yung mga bata eh. Natakot mo lang kami. Kung hindi totoo yun, may point sila. Kaso kung may, kung talaga may impyerno, talaga nakakatakot yun. Okay, so walang, there's no shame in talking about hell. Hindi mo nga pwedeng gawin yung soul winning. Kung walang babanggitin mo yung hell, hindi mo babanggitin. Hindi pwede yun. Kailangan banggitin ng banggitin. Okay? So, tingnan natin, actually, medyo, meron akong 7 pages. Kunti lang, di ba? Bakit? Kasi po, hindi natin maintindihan ito kasi isang mga attack din, ay ganyan, sabihin na, hindi, wala naman sa Bible yan eh. Okay? Medoy, na nag-share sa Facebook, sabi daw ni Pope, wala naman yung perno. Minsan, checkin niyo yung source nyo kasi minsan, ano eh, mali din. Okay? So, naniniwala naman yung kaso na mali yung kaligtasan nila. Pero yung nag-quote sa kanya kasi, ay atheist yun. Kaya sinisira siya. Yung mga Kristiyano, napakabilis. Inaalap na, no? So, sabi ni Pope, walang impyerno. Pero actually, alam ko mayroon din nasabi siya ganyan. Kasi nga, again, mga hindi ligtas yan. So, dito sila dyan. Ang naalala ko yun, talaga si Miriam, si Chago. Okay, nasa impyerno na yun. Nagkukot ng Bible yun, pero hindi siya niniwala sa impyerno yun. Talagang dinipensa yun. Kasi nagturo sa kanya sa, saan ba siya nag-aaral din? Ateneo? RP, Harvard. Harvard. Ateneo. Sinabi niyo yun, wala ito yung piano kasi ituro talaga ng Catholic. Kaya hindi rin nakagulak na si Pope yun yung iniwa. So, ginagawa nila is, bukod sa purgatory, dito sila dyan, yung sinasabi ko. Kaya huwag kayong magulat, pamilya sa soul winning tayo, kailangan mo ipaliwanag sa kanila kung ano pinapaniwala nila. Ako ba yun? Kasi wala silang clue eh. Hindi nila pinag-uusapan, napaka-importanting topic, hindi pinag-uusapan, tama ba yun? Usapan dito, nagpakasal kayo. Ay, tapos si Sally, si Pia, naligaw. Mapakasal tayo, sige. Hindi pinag-usapan kung saan kayong church, hindi pinag-usapan ang gagawin sa kasal, sa kayo titira, ang gagawin sa buhay nyo. Ano kaya sa inyo? Yan gulo, di ba? So, baka lang. Ano, posible. Hindi naman, no? Hindi naman mamatay, pero magulo. Maraming bahay, tahanan na gano'n, magulo. So hindi na pag-usapan, yung expectation hindi alam. Hindi na pag-usapan, okay? So itong mga bagay na to, meron kayong church, pero hindi nyo alam kung ligtas kayo. Ano mo kasi yun? Maraming gano'n, maraming ganyan. Okay? Dahil again, yung nabanggit natin sa mga nakalang preaching, maraming mga church na gano'n. Mga spawn lang. Ano yung spawn? Spawn. Parang kabuti. No? Gaya-gaya lang, may pinaka-importanting bagay na hindi nila alam. No, basta may church din kami para makabuti niya, mag-aari kami sa Sultanos. Hindi naman yung ligtas. Anong klase yun? So yun ang pinaka-importanting kaya pag-usapin. Ngayon, gano'n pa katotoo ang hell? Kaya nga 6 pages ng verses to, kasi makikita natin, sobrang totoo from the Bible. So kung may nagsasabi sa inyo, hindi naman totoo yan, kumari lang yan, panakot lang yan sa mga bata, baka sumunod sila, hindi po totoo yun. Sa Bible, punong-puno tayo ng, lalo sa King James, ng verses. So, mabilis lang. May sabihin to, figurative lang ba ito? Natapos na tayo sa figurative and literal, di ba? Ano yung figurative?
Totoo ba yung figurative? Hindi po. Pero yan. Totoo pa rin, kaso representation lang, okay? So, totoo pa rin. Ha? Okay, pag sinabing opinion yun. Okay, pag sinabing figurative, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero pag may sinasabi yung katotohanan in a figure, nire-represent ko lang in a way na hindi literal, kasi minsan yung ibang katotohanan napakataas, hindi yung maintindihan. So, illustrate ko sa pamamagitan ng ibang bagay. Okay? So, okay nga, yung freedom, madalas natin nilabanggit. Example, paano may do-drawing yung freedom? May mga batang nagtatakbuhan. Yan, nagtatakbuhan. So, may nire-represent natin yan minsan ng flag, independent flag. So, tayo dati yung press, pero nakalaya tayo, meron tayong sarili, identity, meron tayong flag. We are free. So, ano pa? Ayan. So, yung mga bagay na spiritual tsaka figurative ay nire-represent natin yung mga bagay. Okay? So, ang hell daw ay ano ba? Literal o figurative lang? Unahin natin yung figurative dahil meron tayo dito out of 54 sa buong Bible, 54 mention lang hell. Napakarami. Isa-isay natin. Yung pito doon ay figurative. So now, kung ikaw ba ay... Bakit po ito? Kung meron kang over 54, 54 lahat, 7 over 54, anong mas lamang doon? Yung 7 or yung 54 minus 7? 47? Anong mas lamang? 47 o 7? 47. Siyempre 47, di ba? So hindi mo pwedeng, radio tayo, survey tayo. Maganda ba sa CBJ? CSB? CSB. Sino maganda ba doon? Sabi nung dalawa, hindi. Sabi nung sampo, okay. Kanina ko maniniwala. Sa sampo, di ba? Madalas ay hindi. Okay, especially pag gano'n lang naman na hindi ka mag-isip makalig doon, di ba? So sa Bible po, yung basahin natin lahat ng 7 na figurative, pero actually totoo pa rin. Okay, basahin natin. Sabi dito, napakarami, ilang pages na. So kalahating page, non-literal. So Revelation 6:8, and I looked, and behold the pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed him. So mayroong ino-illustrate na pale horse, ang pangalan niya ay death, kamatayan, at sumusunod sa kanya yung impyerno. So medyo figurative yun, obviously ang impyerno hindi sumusunod. E kaso yung sinusundan niya, yung death, figurative din yun eh. Sumasakay ba sa kabahay yung kamatayan? Siyempre hindi. So yun ang illustration lang, no? Imagery. Para i-illustrate kung hindi pa kaya ng tapos sa Revelation. Yung sabihin lang nun, maraming mamamatay. At yung mga mamamatay na yon ang kasunod doon ano? Hindi sila ligtas, impyerno. So maraming pupunta sa impyerno, yung nasasabi doon. Next agad. Isaiah 28:18. And your covenant with death shall be disannulled. Sinabi covenant, nakikipagsundo sa impyerno. As a death, kamatayan. And your agreement with hell shall not stand. So nakikipag-usap ba ang hell? So hindi, pero ibig sabihin lang doon, figuratively, okay? So, maraming mapunta doon. Pag nag-agreement kayo sa hell, may iba, yung nangyayisip, di ba? Uy, basta sa hell, ako dyan, eh, ano, hari ako dyan, ha? Obviously, hindi nila naiintindihan sinasabi nila. Pero nakikipag-agreement sila. Which is, yun nga, figurative lang yun. Pero, yung literal na, ano yan, basahin lang isa-isa. Isaiah, 28 pa rin, 15. Because you have said, we have made, ay, ano pala yun? Pareho lang. Sa Psalms 116:3, the sorrows of death compass me. Okay, napapalibutan siya ng kamatayan. Ibig sabihin na again, figurative. And the pains of hell got hold upon me. So, hinawakan nga daw nung yung kapighatian ng impyerno. So, again, yun yung literal. Okay? So, pero totoo pa rin, impyerno. Okay, and then, second to the last, yung binasa kanina, hell is naked before him, and destruction at no covering. Ibig sabihin daw yung kahubaran ng hell. Ang impyerno ay kahit mga bata nga naiintindihan nila kasi wala namang masyadong mahirap intindihin eh. Pag impyerno, kapausahan,
galit ang Diyos sa kasalanan, hindi sila nagsisi, hindi sila naligtas. Okay? So sila ay sa impyerno. Hindi yun na sinasabi doon. And lastly, yung non-literal is the sorrows of hell will pass me above. So parang ganoon din sa 2 Samuel 22:6. Okay? And the stairs of death. So, yun yung mga non-literal na mention ng hell. Ah, pipito lang. Pero still, habang binabasa nyo, parang naintindihan mo kung ano sabihin ng hell. So something hindi positive, ha? Negative, very negative. Gusto mo ba pumunta sa impyerno? May mga loko-loko lang yun. Gusto doon. Ito ngayon yung mga literal. Isa-isa yun natin, napakarami. Sabi ko kanina, 47. Okay, sa Deuteronomy 32, ito'y kanta. Sabi dito, fire is a, for a fire is kindled in my anger. Yung Deuteronomy 32, napisa natin itong kanta yan na tinuro sa mga Israel para later on, pag nakalimot sila yung kanta, hindi nila makakalimutan. Okay? At sabi ni Anderson, ito daw ay actually yung kakantay ng mga angels sa end time. So anyway, for a fire is kindled in my anger. So galit ang Diyos. Amen? Amen. Galit ang Diyos. Amen. Babalikan natin ito eh. And shall burn unto the lowest hell. Yung galit niya ay makapakita doon sa impyerno. Okay? At sabi doon, lowest hell. Nasa ilalim ang impyerno. Hindi yan na figurative. Okay? Mayroong place eh. May lugar. So pag may lugar, okay? Literal yush. Okay? And shall consume the earth with her increase and set on fire the foundation of the mountains. Number 2, Job 11:8, as it is as high as heaven, what canst thou do? Deeper than hell, what canst thou know? So dalawang mention na, nasa ilalim ang hell, main place. Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Isa sa mga popular mention ng hell. Kasi nga, madalas sa Bible at even at our times, ang totoong preacher nagwa-warn sa mga nation. Pag yung nation na yan, wala na preaching, wala na soul winning, wala na churches dyan, tuloy-tuloy na sa Imperians. Sabay-sabay sila. Okay? Eh sabi dyan, the wicked shall be turned into hell and the nations that forget God. Okay? Totoo bang hell? Totoo yan. For thou wilt not leave me, leave my soul in hell. Psalms 16:10. Ito yung pinote sa New Testament. Sa Acts 2. May nagkakamali. Neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. So, yung nakita natin doon, yung hell pala ay doon itatapon yung soul, yung kaluluwa. Okay? Pero dahil ito yung applicable kay Jesus, hindi siya iniwanan daw doon. Ano yung sabihin nun? So, pumunta talaga sa impyerno si Jesus. Okay? Pero hindi siya iniwan doon, siya ay binuhay magmuli at niligtas. Okay? So siya lang yun. Pag tayo nasa yun, di tayo nakakalabas doon. Okay? Psalms 55:15. Let death seize upon them. Let them go down quick into hell. So again, down ang hell. Nasa ilalim. For wickedness is in their dwellings and among them. So ito, interesting to Psalm 55 kasi kapansin nyo, si David ay nagpe-pray na itong mga wicked na to ay mapunta na sa impyerno at ngayon na. Okay? So, bihira yung nangyayari sa mga judges kasi nga, akala nila mali yan. May mga pagkakataon. So, ako, nagawa ko niya kasi nga. Anyway. Psalms 86:13, for great is thy mercy toward me. Okay? And thou hast delivered my soul from the lowest hell. Again, lowest. Ito'y sa ilalim. So, sino to? Si David. Ibig sabihin ito, alam niya ligtas siya. Ito yung sa mga reference na buhay ka pa, alam mong ligtas ka na. Okay? So, again, 139, sikat na naman yun sa purgatory. Sabi niya dito, if I ascend it up into heaven, thou art there. If I make thy bed in hell, behold, thou art there. So, another verse for the Lord's omnipresence. Ikinig ba? So may lugar ang hell, nasa ilalim ng lupa. Sa Proverbs 5:5, for her feet go down to death, her steps take hold on hell. Actually, itong mga mentions sa Proverbs, marami to, karamihan to sa mga harlot. Kaya huwag kayong papatol sa babaeng mababaw lipad. Kasi sinasabi dito, paulit-ulit to, ay, ito sa
7:27, her house is the way to hell. Okay? Kung may nakita ka prostitute dan, pag pumatol ka, baliw ka. No? Itong mga lalaki natin. Sila ulo mo. Hindi ibig sabihin na sigurado, pero malamang sa hindi. Kasi ang dumi na ng utang mo, hindi ka na takot sa AIDS. Okay? Yung bahay niyo na kayan ay, sabi yan, going down to the chambers of death. Her house is the way to hell. Okay? But he knoweth not, Proverbs 9:18, but he knoweth not that, ganun pa rin, kung babae, no? Na mababang lipad. He knoweth na hindi mo lang alam, ng lalaki, no? That the dead are there. Okay? And that her guests are in the depths of hell. Okay, again, hindi lahat, pero marami. Maraming mapupagsepil dahil sa mga babaeng mababang lipad. So, ganun din sa mga makabundong television programs. Ganun din po sa, pero medyo nag-iba. Okay, sa Proverbs 15:11, makinig lang po ha. Hell and destruction are before the Lord. Yung binasa natin last week, yan. How much more than the hearts of the children of men? Ano sabihin nun? So yung sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, alam natin yan na may impyerno sa Diyos. Alam na yung impyerno siya, gumawa niyan eh. Kasi sabi dyan, lalo na yung mga puso ng mga tao. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng itanggi na may impyerno. Okay, ulitin niya pa yan. Okay, sa 15:24 ng Proverbs pa rin, the way of life is above to the wise. Ulitin ko, the way of life is above to the wise. Ibig sabihin ito, ligtas ka. Okay, alam siya na sabi, pag ligtas ka, tumanggap ka sa Panginoon, matalino ka. Huh? Yung kabaligtaran, ano? That he may depart from hell beneath. Okay, again, nasa ilalim ang hell. So pag matalino ka daw, maliligtas ka, okay, tanggapin mo yung Panginoon, kung magtiwala sa sarili mong gawa, ikaw ay wise, that he may depart from hell. Para ikaw ay maligtas sa impyerno. Okay? Paulit-ulit to. Ito yung mga literal lang na mention about hell. Proverbs 23:14, thou shalt beat him with the rod. Sino yan? Children. Mga children, papaluin mo yung mga anak mo. Bakit? And shall deliver his soul from hell. Yung mga batang hindi pinalo, hindi disiplina, hindi nila alam yung mali sa tama, ano maya sa kanila? No, hindi nila yung mali tama. Therefore, ba't sila maliligtas, di ba? Madalas sa hindi, hindi maliligtas na. Kaya kung magulang ka, tabaho mo, iligtas sila at mga anak mo. Disiplinahin mo. 27:20, yung kanina rin. Hell and destruction are never full. Hell and destruction are never full. Never. Sabihin nun. So maluwag pa nun, no? Sabi sa Isaiah, hell has enlarged herself. Ayan na, kamaya. So the eyes of men are never satisfied. So yun ay warning against worldliness. So hindi na makontento yung impyerno. Kung sabihin yun, hindi na pupunta doon kasi puno na sila doon eh. Huwag kang mag-alala, marami doon. So pero huwag kang gusto mo ba doon? Huwag ka doon. So the eyes of men ito, parang katulad ng tao na hindi na makontento sa mga bagay-bagay. Okay, Isaiah 5:14. Ito na yung nabi ko kanina. Therefore, hell has enlarged herself. So, malaki na siya. Pinalaki niya pa yung sarili niya kasi nga, ang dami pumunta sa impyerno. Okay, natutuwa na ba kayo? Nalulungkot, naiiyak. Okay, kung may normal kayong tao, Kristiyano, naiiyak na kayo. Kasi, magandang YouTube channel. Yung pinakita doon, ilan yung namatay sa Pilipinas, isa tayo sa napakarami namatay. Kahit di naman tayo nakipag-involve dyan. Kasi medyo pinagintaan tayo, di ba? Naalala niyo, World War II. Nag-gera yung US at yung Japan. At tayo nasa gitna, tayo naipid. Dami namatay sa Pilipinas. Pero pinakamarami siya sa Russia, sa China, saka sa Germany. Okay? So, ano mangyari doon? Pagkamatayan, nasalip na bumastos yung gobyerno, di ba? Evangelistic meeting, kung ano man yan. Okay? Promote natin sa mga movies na maliligtas yung tao, ano nangyari? Nagpatayin sila, panagpala sa sender. Kaya nakakalungkot to. So again, itong message nito, ipatayo ay mag-soul winning. Yun lang po yun. May inspire tayo.
na yung impyerno lumalaki na lumalaki, tapos tayo natamad-tamad minsan. Ayun, totoo, sa mga, tapos, ng mga kaibigan natin, tinamad na rin. Kasi mayaman ang churches. So tayo, kahit maliit pa tayo, mabaho lang. Amen? Amen. Ang sabi sa Isaiah, ganun din, hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. Ano yung sabihin nun? Kasalubungin ka ng impyerno. Kasi ang sinasabi dito, yung mga tingnan natin sa Isaiah 14, sino yung context dito? Kasi ang Isaiah, sinulat sa Israel, pero hindi lang sa Israel, parang Jeremiah, sa ibang bansa din. Tingnan natin yung context dito. Israel nga. Okay? So, sino daw yung pupunta sa Israel? Okay, Babylon pala. Okay. So, masasakop yung Israel, pero yung Babylon later ay husgan din. Yeah. Kaya sabi dyan, hell from beneath is moved for thee, to meet thee and thy coming. Okay. So, dapat pala nasa figure-figure. Anyway, Isaiah 14:15. And yet thou shall be brought down to hell to the sides of the pit. So yun din ay Babylon. Based dahil judgment ng Babylon itong chapter nito. O yung sabihin nun, yung sabihin, itong mga ito na napakayaman nila, eh, napakayabang yan. Yung panahon nila. Ang trabaho yung dalaw, ngayon nga, mga polis nga lang, yayabang eh. So ikaw, kung peace lover ka, hindi mo kailangan ano, yayabang ito, makabili nga lang ba? Hindi mo kailangan yan. Sa impyerno ng ano nga, pag hindi nga ligtas. Amen? Amen. Ang nakaiingit dyan. Mayayabang na yan. Isaiah 57:9. And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy messengers afar off, and didst debase thyself even unto hell. So, tingnan natin yung context ng 57 ng Isaiah. Kung na nagkakamali, ito is tayo. Tingnan natin. Alali. Sino tong mayaman na to? At sila ay napakaraming perfume. Okay? Sinabi ba? Ang dali, tingnan natin. Okay, yung sinasabi nang dito, mga nakalimot sa Diyos. So ito yung mga taong hindi maliligtas. Okay? So kasi ang Isaiah is sinulat din para sa ibang tao. Kung sino man ito, kung sino man ito, ito yung mayayaman daw. Mayroon ang sabi sa kanila, and thou wentest to the king with ointment. So pag kilala ka ng ari, medyo ma-influensya ka. Amen? Amen. And didst increase thy perfume. Ang daming mabango. So nung mga high school ako, yung mayayaman kong classmate, yung nag-usapan nila, ganun, mabango. Gano'n ba yan? 2,000? Labas ako sa usapan niya. Ang pulong-pulo, 100 lang. Bench. And did send thy messengers afar off. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin? Sino yung mga utosan dito? Mayaman yan, di ba? Pag kaya mong isend sa malayong lugar yung mga messenger mo. Kaya sabi dito, and didst debase thyself unto hell. Even unto hell, yung sabihin nung debase. Base is, nasa ilalim. Ano yung debase? Ilagay mo sa ilalim yung sarili mo. So, isa sa mga gamit lagi ng debase na encounter kaya na sa Bible and even sa, hindi sa Bible, yung sabihin yan, pinapababa mo yung sarili mo. So, madalas yung hindi, yung mga utak animal na, anong mga ginagawa niya, mga kabastusan. Yun daw yun. Okay, napansin nyo ba, even sa Jeremiah, karamihan ng mga mayayaman madalas, yung mga naging komportable na, babae o lalaki, madalas yun ang kanilang linalanding na talaga. Kahalayan. Okay? Mag-increase ng maraming asawa, ginawa niyo sa loob, di ba?
Kasi ano siya, komportable na, mayaman yan. Ganun sa Jeremiah. Yumaman sila, okay? Hindi na kinilala yung bakas ng Diyos, dapat isa lang. Kaya sabi dyan, nung kayo, bumaba kayo, sabi dyan, thyself even unto hell. So buhay pa sila, sabi nitong sinasabi ni Isaiah, empero punta nyo. Kasi grabe nang pinababa nyo yung sarili mo, bababa mo pa yan sa impyerno na yan. Okay? Move on tayo sa Ezekiel. Ezekiel 31:16, I made the nations to shake the sound of his fall, and when I cast him down to hell, with them that descend into the pit, okay, hell and pit, isa lang yun. And all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water shall be comforted in the nether parts of the earth. Ibig sabihin lang doon, naging nether parts, ay nether. Netherland. Alam niyo yung Netherland? Sikat yan saan? Masumikat yan? Yeah. So, real. Isa pa. Bakit Netherland? Ano yung nether? Malalim po yan. Kaya sumikat sila sa paggawa ng dam. Okay? Kasi ang galing nila kasi hindi na pwedeng hindi gawin yun kasi nga maulubog sila eh. Kaya baba ng place nila, ginawa nila, gagaling ng mga dam nila. So bumubungas, bumubungas sarado. Kaya tawag sa kanila Netherland. Okay, tandaan nito ha. Para nagbabasa kayo ng Bible, ano yung sabihin ng Netherland? Ba't sabi dito, nether parts of the earth. Ito sabihin, lower. Okay? So kaya sabi dito ni Ezekiel sa mga nation nito na, again, nakalimot sa Diyos, ito ay, I will cast him down to hell. So again, yung mga taong diniwala sa Diyos ay, hindi sila mag-elevator sa hell, okay? O, pumunta sa hell, down. Okay? Hindi ka mag-elevator sa hell, ikaw yung tatapon doon, okay? Ezekiel 32:21, the strong among the mighty shall speak of him out of the midst of hell with them that help him. Ano siya sabi niya kasi yung mga, again, yung mayayabang is malalakas sila eh. Kaya mayabang kasi hindi umatouch kasi mayabang. Kasi sabi dito, sila ay doon sila mag-uusap sa impyerno. Okay? Last, Ezekiel. And they shall lie down with, ayun na pala yun. Ganun din, no? Same chapter. Sila ay fallen, sabi dito, go down to hell. And again, yung hell ay picture ng condemnation. Sabi sa Amos 9:2, though they dig into hell, then shall my hand take them. Okay? Tagalog, kahit daw maghukay sila pa ilalim sa impyerno, di ba? Ibig sabihin, ang lalim talaga nun. Ibig sabihin, alam nila kung gano'ng ang hell ay nasa ilalim at napakalalim nun. Kaya medyo gumagamit sila ng exaggeration dito. Kahit umilalim ka pa, sabi Diyon, kukunin pa rin kita. Tapos ikaw ay tatapon ko. Sa Amos 9:2. Sa Jonah 2:2, and said, I cried by reason of my affliction unto the Lord, and he heard me. Okay? Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. So ito yung sa Jonah, alam niyo si Jonah, nasa, saan siya pumunta? Napunta ba siya yung pierno? Sa ilalim siya ng isda, sa loob siya ng isda. Pero ito ay kasi ng fish, ng big fish or balena. Base sabi niya na sa impyerno siya. Kasi ngayon ay prophetic kay Jesus na siya ay dalagay sa ilalim. Sa hell, okay? Habakkuk 2:5, he also, because he transgressed with wine, is a proud man, okay? Ulit yung pride. Neither keep it at home, who enlarges his desire as hell and is as death and cannot be satisfied but gathereth unto him all nation and heap it unto him all. Ano yung sabihin nito? Again, yung hell daw ay kasya lahat dyan. At sabi dito, yung isang tao na mayabang, ano yung sa mga description sa kanya? Hindi siya nakakontento. Di ba kanina ganun din eh. At sabi dito, parang impyerno daw na lumalaki. Okay? Yung desire niya at talagang hindi masasatisfy. At kahit napakaraming tao niya. So, nakakatakot ang impyerno, amen? Sino nakakita na ng sawa, di ba? Yung sa YouTube video, no?
Kasi dati nabanggit na sa amin yan eh. Yung sawa daw, lumalamon daw ng tao. Eh sandali, liit lang ng sawa eh. So pero yung bibig niya, wala palang buto yan. May buto pero expandable. Kung yung panahorin, hindi nyo kaya. Pero sa iyo dyan, meron ganun. Pinakain mas malaki sa kanya, isang baboy. So yung sawa, medyo maliit pa. Sinuswalo niya. Yun ang ano, picture ng impyerno. Huwag mo sabihin, ang dami naman po kasi impyerno, siguro naman tayo. Mga Kristiyano tayo eh. Wala, mga Pilipino lahat, Kristiyano, ano ba yun? Hindi po. Pero kinsa, ganoon ang ano nila, publicity nila, di ba? Tinignan mo dyan, mga history. Kung ano man yan. Philippines is the largest Christian nation. Hindi maniniwala doon, 85. Pagans naman yun. Siguro 5%. Ang totoo. Even mga Baptist nga, dumadami tayo, pero ang dami biligtas. Alam mo na, amen? Amen. Naiyak na ba kayo? Parang hindi. Matthew 5, ano na tayo sa New Testament? Dami pa. Matthew 5:22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Ang klaseng judgment yun. Whosoever shall say to his brother, Reka, shall be in danger of the council, but whosoever is thou fool shall be in danger of hellfire. Ba't ganun? Ba't nagsabi lang ako ng lokolongwa or something? Sabi ng iba, gano'n daw, gano'n daw yun. Whatever. Bakit yung pero no, agad? Obviously, ito yung na-explain ng Diyos na pag galit ka na sa kapwa mo, mamahalin mo ba ang Diyos? Okay, again, dito specific ha, medyo nakakalimutan pag tinake mo literally. Obviously, ang maliligtas, manampalataya lang sa Panginoon. Pero pag manampalataya lang sa Panginoon, hindi ganito ang attitude mo. Diba? Kahit may loko-loko pa dyan, mahalin mo pa rin siya, except yung reprobates. Pero still, nandun yung pag-ibig mo. Amen? Amen. Kaya mamaya, so winning na naman tayo. Hindi pa naman kayo nakabastos, di ba? Salamat sa Panginoon, pero... Kaya may kasama na mga yung lalaki. Anyway, sabi dyan, danger ng hellfire. Ano na, medyo na-introduce na yung ano, New Testament kasi mas matindi. Ano mo mas matindi? Old or New Testament? Sabi kasi ng iba, Old Testament, di ba? Pero actually, New Testament, mas matindi. Revelation nandiyan. Okay. So yung mga preacher daw kasi Old Testament, Old Testament yung matitindi yun. Sa New Testament, puro pag-ibig na. Hindi nila alam, mali yun. Ilang verses lang. And if thy right eye offend thee, pluck it out, cast it from thee. So pag nagkasala daw yung iyong mata, alisin mo at itapot mo. Bakit? Kasi mas mabuti na yun. It's profitable for thee if one of thy members should perish and not that thy whole body should be cast into hell. So ito yung sinasabi natin dito na napaka nakatakot din siya kasalanan na tinotolerate natin. Okay, konti lang naman ito eh. Hindi naman katulad ng mga kapitbahay ko. Pero pag katulad natin, ilan sa atin dito yung mabilis ang naligtas? Anong palad kayo? Magulang nyo, tapat sa Diyos. Pero hindi nyo yung something na magmamalaki. At wala nang takot sa inyo. Yung iba, mabubunta sa inyo. Pero ako, naligtas na ako eh. Hindi ganun. Tingnan mo rin yung sarili mo. Even yung maliit lang, inulit lang sa 5:30 dyan, ganun din sa Ibn Raita, no, Pentecost, ito. So, ibig sabihin, di mo patulin yung kamay mo, ha? Again, ito yung figurative. Okay? Ibig sabihin, kung importante yung mata mo, importante yung kamay mo, mas importante na hindi ka magkasala, yun ang sabi ng Panginoon. Kasi kung hindi man ikaw yung maputo sa impyerno, yung makakita sa'yo. Dahil sa kasalanan mo. Okay, tuloy tayo. Matthew 10:28, and fear not them which kill the body. Ito, napakaganda rin ito, napakalita mo. Okay? Bisa doon nyo itong Matthew 10:28. O, minsan nakakalimutan ko rin. 10:28. Dito, piniture, magkaiba yung kaluluwa at yung katawan natin. Okay, malinaw ito. Okay, sabi dyan, fear not them that kill the body. Sino yung pumapatay ng body? Mga tao. Sabi ng Panginoon, but are not able to kill the soul. Okay, lino, di ba? Yung kaluluwa, hindi kayang patay ng tao. Kasi kaya hindi mamamatay ang kaluluwa. But sabi dyan, but rather fear him, which is able to destroy both soul and body in hell. So, sino yun? Sino may naglalagay sa impyerno? Ang Diyos. Dahil siya nag-uusga,
may karapatan siya, makapangyarihan siya. Pag ang Diyos ang nagligay sa iyo sa impyerno, patay ka. So dapat mas takot tayo sa Diyos, no? Kaysa sa mga tao. Ito mo ngayon, ang ano ngayon, uso ngayon, yung mga preacher ng mga duwag. Okay? So merong, ano, yung mga kaibigan na sa internet, di ba? Merong isang preacher, medyo matanda na eh, yung tapang. 4 years ago, ang tapang. Sabi niya, mga, ito sinabi ng Biblia, mga bakla, sa impyerno yan. Patayin niya, dapat niya patayin niya, sabi niya. 4 years ago, yun ang sabi niya. Eh, hindi ko alam kung nangyayari, naduwag. So ngayon, sabi niya, welcome na kayo sa church. Sabi niya pa, I will hold the red carpet. Alam niyo red carpet? Welcome. Hindi lang welcome, talaga isa-celebrate siya, di ba? May red carpet pag may putating tao o kasal, di ba? So ganun na siya kaduwag, natakot siya. Sa halip na i-preach niya yung salita ng Diyos, kung walang takot, okay, ano? Sige, papalabasin kita. Duma na lang sa likod. Tanggalin mo yung kalungkot sa... Okay, ilalayan doon eh. Duma na lang sa likod. Hindi mo alam mo paano makinig. Duma na, duma na. Pakialalayan na lang. Doon. Okay. Hindi, pakialalayan na lang. Nakasagaban eh. May mga bata, bata pa, ano na, reprobate na. Okay? Kasi kung ganyan ka, lumabas ka na lang. Ha? Gusto mo tumala lang sa labas, punta dito ka. May palabasin nyo na lang to, palabasin nyo na lang. Palabasin nyo na. Palabasin nyo na. Doon na sa likod. Sa likod, sa likod. Doon na lang. Okay, pero ano pa naman pinag-uusapan natin? Halimbasa nga yung tatay niya, alam niyo naman, di ba? So nakakawa yung mga bata na hindi nadidisiplina. Itong mga to, pag nakita ko sa mukha nila, itong mga to, kaya mabait itong mga to eh. Hindi pwede sa akin yun. Pag hindi sila nakikinig, kahit si Aiden, mataba yan. Pero pag nakita ko sa mukha niya yung defiant, may di ba na, kababasa lang natin. Sino ba tayo? Kanina sa Proverbs, di ba? Sabi doon, waiting nga natin. Hindi mo pwede paluin yan, di ko anak yan. Kasi sabi sa Proverbs, ano pa tayo example, oh, like, thou shalt beat him with a rod, and thou shalt deliver his soul from hell. Okay, kayo mga bata, tandaan niya yan. So pag dinidisiplina kayo, mahal kayo ng tatay niyo. Amen? Amen. Kasi may mga ganong bata, hindi nila lang mat... Sabi ang tatay ko, hindi ko lang pasamat mabuti. Yung tatay ko mismo, sila ako. So hindi nila maintindihan. So hindi nila alam, dapat tough ang tatay sa tamang balik. Kaya ang tatay natin sa langit, ganun eh. Diba? Totoo ba yung piano? Kung may doubt pa kayo after nito, iba ko na lang. Guru, hindi na kayo nakakaintindi or what? Okay? Kaya itong huling binasa natin, ano ba tayo? Okay, yung kung nakaka-offend daw yung kamay mo, yung mata mo, alisin mo na lang, pati paa. Okay, so Mark 9:45, so lahat na. Tanggalin mo na. No? Sino yung sabi sa'yo, doon may mga office na tayo, parang naiwanan yung cellphone sa bahay, sabi nila. Para akong ano, parang hindi ako normal. Parang pilay ako. Kasi naiwan yung cellphone sa bahay. Eh halos andyan din sa yung buhay mo, di ba? Ba't ganun? So hindi dapat, si Brother Jim sa tayo, ganyan ka ba yan? So mahirap, so kung ano man yan, yung mata mo, yung... So, dapat mawala yan, amen? Amen. Kaysa naman nakapunta ka sa impyerno. Amen, mga bata? So kayo, dapat kayo nga yung may mas takot eh. Pero kapag hindi pinapalo, hindi takot. Saan ba tayo? Hindi tayo matapos ah. At least tapusin natin yung point number one, which is hell. Figurative and literal, totoo yan. Mabilis na lang yung dalawa.
yung destruction and yung damnation. Sa Luke, and thou Capernaum, which are exalted in heaven, shall be cast down to hell. So again, itong Capernaum, medyo ito ay mayamang town. Hindi na magpanko eh. Pero madalas si Jesus niya, di ba? Naalala niyo, sino yung mga taga Capernaum? Capernaum. Alam ko, sina Mary and Martha. Nagkakamali. Dala siya dyan eh, taga-alibi. Pero siya ay mayabang. Okay? Ibig sabihin nung pag yung lugar ay tinaas sa langit, ano ibig sabihin nun? Ano yung ganyan lugar ngayon? Diba yung New York? Diba? Tsaka yung Las Vegas. Ha? Huh, Las Vegas po? Kapunta ka sa Las Vegas? Tignan mo. Paris. Paris. Okay. Dito lang. Loka lang. Kasi ay, nakapunta ka sa Tokyo. Wow. Mayaman. Ay, every year, nag-i-Europe ka. Wow. Amsterdam. Yung panahon ay napakayaman yung mga yan. Kaya sila ay, sabi nito, exalted to heaven. Hindi nga. Nakita mo ba yung mga ano dyan? Mga bahay dyan, nagtataasan. Kaya sabi ng Panginoon, thou shall be cast down to hell. Yung binang sa iyaman mo, hindi mo kilalala ang Diyos, ikaw tatapon sa impyerno. So kaya iwasan natin mga bata pa tayo, iyabang na, ayaw mo makinig. No? May impyerno nag-aabang sa'yo. Amen? Sabi din sa Luke 12, dalawang chapter, sabi, but I will forewarn you whom ye shall fear. Okay, sino tatakot? Sino takot dito? Iba takot sa asawa, iba takot sa walang trabaho, iba takot na masabihan lang ng masakit, masigawan, takot na. Okay? So okay lang, again, yung Diyos, takot ka sa Diyos, okay lang, takot ka sa authority, dahil authority nga eh. Eh sabi dito, pinapaalala ko sa inyo, kung sino dapat yung katakutan, fear him, which after it killed the power to cast him to hell. So again, ang Diyos yun. Parang pangalan sa Matthew 10, 11:38. I say unto you, fear him. Okay? Matakot tayo sa Diyos. Hindi, may mga nakikita ko dyan, niloloko-loko nila yung Diyos eh. Kapag gumaya, matakot ka sa Diyos. Dahil pumapatay siya, nilang kaluluwa, nilang katawan. Okay, nakakita niyo ba yung mga malakas pa, namatay na kasi mayabang, gano'n eh. Even worse, pag sa impyerno ka pa, patay ka na nga sa lupa, sa impyerno ka pa. Okay, kaya dapat yan mga bata, especially, okay, yung, dapat ngayon pala nade-develop na yung takot sa Diyos. Hindi, mayaman na ako, ang ganda yung career ko. Madami sa mga churches, nagyayabang yung mga young people pag nakakuha na ng magandang trabaho. No, yung pastor, minsan, malungkot. Dudugo ang puso. Yung hindi lang. Ma-warning yan kayo. Amen? Amen. Hindi ka pala nalit. Kaya pala yabang mo. Hindi ko alam, again, hindi ko sinabing lahat na mayabang, impyerno. Kaya isa sa talagang kayabangan, isa sa mga kasalanan na madalas ay hindi. Dahil galing kayo sa parasya, di ba, minsan yung pinaka-example dyan, so, pero that punta mo. Pag-usin natin itong page na ito. Okay, meron pa tayo ilang page. Okay? Dalawa na lang. Sabi sa Acts 2:27, because thou wilt not leave my soul in hell. Yung sabi ko kanina sa Psalms, di ba? So sa Acts 2, sinabi yun ulit. No, totoo na ang Panginoon ay napunta sa impyerno. Maraming hindi na iniwala dyan. Di alam or either may denial. Ang lino na paulit-ulit eh. Niligtas niya tayo. Siya mismo yung nagsuffer sa hell. Iba, di maniniwala dyan. Ay, paulit-ulit. Okay? Napunta siya doon, kaya nga hindi siya iniwanan sa hell kasi galing siya doon. Okay? Neither will thou suffer thy holy one to see corruption. Okay? And then Acts 2:31, four verses after, sabi, he, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither. So, inulit lang. So, in-explain dito ni Peter, siya nag-preach dito na ang Panginoon, necessary, hindi na siya mamatay. Si Jesus mamatay, pero siya hindi ni Juan Sempero, pero siya binuhay magbuli, okay? So, yun ay matatapos. Pero sana nakuha niyo yung tenor, no? Yung message na seryoso ang impyerno. Okay, huwag kang loloko-loko dyan, ni Sikel, okay? Kahit sino ito, mga bata, Joshua, Peter, okay?
Stephen. Johan. Johan. Wala ka ba sa palo? Marami. Marami palo. Bagay, may John si Johan kasi. Kinausapan namin office ng mga. Kaya pag-claim natin yung mga anak natin. Amen? Gusto natin, ano, mahal natin at cute cute. Tapos yung pero banta. Kasi nagkasala ka lang sa parent. Hihina-hina ka. Okay, sige. Pagpatuloy lang natin next week. Okay, Panginoon, maraming salamat sa napakalinaw yun sa... Hindi kami pwedeng malito, hindi namin wala kami karapatan na sabi yung napakalabo na yung perno. Napakalinaw pala, Panginoon, na binigay niyo sa amin, paulit-ulit, dinescribe niyo ito. Dapat namin iwasan, matakot kami, Panginoon, dito. Dahil ito ay pinaka-papalusahan ng Panginoon sa inyong kabanalan, kaya mo sa kasalanan. Ang sino man, hindi tumalima sa inyong Panginoon, ay magpapalusahan. So, pray. Na kami po na ligtas ng Panginoon, at least ma-appreciate namin ang nakaligtasan ng Panginoon. Matatakot kami para sa ibang tao. Yung iba naman dito na hindi paligtas, nawa, sila yung maligtas doon, magkaw silang tamang tao sa inyo, Panginoon. Na hindi nila baliwalay ng inyong salita, ang gawain dito, Panginoon, sa labas, Lord. Ay, gano'n na maraming tao, so we pray na awaan nyo nito, magkaramihan, Panginoon, maligtas doon po sila. Kumalino sa inyo, salita, Panginoon, na eterno na ito to, na-realize din nila yun, mapahayag namin na maayos. Kaya namin inaaral kahit alam na namin kung eterno pa rin ito. Nanginihimay namin kung paano sinabi, ito'y nakakatakot na place. Ito'y totoo, ito'y disappear ng mga pupunta dito. Hindi sila mamatay bigla, ito'y tuloy-tuloy. Sa according sa mga pag-aralan pa namin ng Mexico. Wala natin, Panginoon. Tawaan yung bawal sa mga. In Jesus' name, pray. Amen. Okay. Yo. Time na, no? May ako, ha? Bukas tayo. Mahalo na.